Welcome po mga kapatmars muli sa aking channel AM Farming. Ayan, ngayon po mga kapatmars, nandito po tayo sa tabing dagat dahil inaantay ko po yung mga sisiw na paparating, pero habang wala pa ay pumunta muna kami dito. Bale po mga galing kasi yon doon sa kabilang isla sa Tablas, at yun po mga kapatmars ay isinakay sa isang malaking bangka. Ayan, kaya yan po yung aming inaantay, at mamaya maya lang andito na po yun. So ito na po mga ka-farmers, silang lahat oh. Yan, magsimula po doon yung box na yan. Hanggang po dito, bali po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, so 15 boxes po yan po mga ka-farmers ano. Ayan, so bawat po box ang laman po ay 51, may paaman po na isang piraso, bali 700 lang po ito silang lahat kasi yung order po natin ay 800, pero tinapos po ng sisiw, kulang po ng 100, kaya 700 lang po ito lahat. So ngayon ay ibaba po muna natin silang lahat. Twelve, fourteen, sixteen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-eight, forty. Hey man. Hello. Hello. Oh, wala na yan. Mamamatay yan? Dalawa. Oo, mamamatay. Pwede yan eh, ano? Balik natin kung saan namatay. 12, 14, 16, 18, 19, parang ano, parang. Dami lang. Tayo sumilanggam. Ano? Parang masikip, wala pa silang tubigan at saka pagkainan. Nga yung aso ah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ang kulit ng karton, 18, 20, kulit ng karton ah, 22, 38, 40,
40 po. Pagod din yung kanilang mga paa. Oh. Mga malapit na ma-dehydrate. Oh. Malapit naman sila mag-dehydrate. Ayan. Dapat ito na mapapainom na kaagad. 44. Pumunta kayo dito. Kung saan may buses, dando sila pupunta eh. Wala na yung isa, oh. Mamatay na yung isa. Malapit na yung isa mamatay. Bigyan mo para mapalitan. May pandilitira daw eh. 2, 4, 6. Wala ba kami madaganan? Magaan lang naman to. 6, 8, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So ito po mga ka-farmers, mayroon po siyang kapansanan. Ayan. Mayroon po siyang isang mata pero wala po siyang isang mata. Tapos yung bibig niya, ayan no. Ewan ko lang kung paano makakatuka yan. So yung bibig niya, yung tuka niya, tapos wala po siyang isang mata. Ayan. Titingnan natin kung paano yan. Tapos ayan. Tapos meron siyang ito, mahinang-mahina na. Meron siya dito mga ka-farmers, mahina na isa. Ito. Ayan. So, subukan na natin dyan ilagay kung mabubuhay. Tubig. Tapos heater. So, mga ka-farmers, maglagay na po tayo ng tubig. Ano? Naglagay na po ako ng heater. Isa pa lang po yan. Isa pa lang na uling yung ating inilagay. Tapos ngayon, maglalagay po tayo ng tubig. Bali po limang patubigan. At ito po yung ating gagamitin. Yan, literal. Oh, pinupuntahan na nila. Oh, yan. Hindi pa ito pwedeng inumin. Powder pa lang ito. Ha? Oh. Ayan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so ito po mga ka-farmers ay yung bato para lifeguard nila. Ayan no, kasi kapag wala pong bato yan mga ka-farmers, aapak po yan dyan sila tapos mababasa sila. Ayan no, ganun po sila ka-aggressive. Kaya dapat mayroong bato. Ayan. Ayan, so yan na po mga ka-farmers, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So yung ginawa po natin sa literal, ating kakalahati. Yung sashi kanina na ipinakita ko po sa inyo, ito kakalahati po yan, yung bawat galon. Kaya gumamit po tayo ng dalawat kalahati lang po na sashi. Yan. So ngayon, kung yung galon po ay puno ng tubig, pwede po ninyong ubusin yung isang sashi ng literal. So ngayon, ang ginawa ko kalahati lang, kasi para bukas ng madaling araw, eksakto lang po yan. Halos hindi pa po nila yan kayang ubusin. Ngayon, kapag yung gagamitin natin ay yung isang sashi, mapapanis po kasi yon, sayang yung ating literal. Ayan. Kaya yung ginawa ko lang na tigkakalahati. Ngayon ay lagyan po natin ng pagkain kasi parang gusto nilang kumain. So yung pagkain po nila mga kaparmash ay ito yon, mash. Ayan. Habis natin dito. Ang init na ng ating heater. Sige, kumain na kayo at mabusog. Sa umpisa, normal lang po yan mga kaparmer sa umpisa na parang ayaw pa po nilang tumuka. Ayaw pa po nilang kumain. Pero po kapag nakasubok po yan, tuloy-tuloy na po yan.
eh. May tubig na, may pagkain na, may heater na. Kulang pa yung trapal dito. May binili akong bagong trapal. Kulang pa rin ang ating ilaw. Okay, hindi muna tayo dito ng konting uling. Dito natin pwede sa langgam. O yan, mahalak ay mga langgam dali dyan. Una-una na. Ang dilim po mga kaparamers kasi wala ka pong ilaw. Hindi ko pa nalagyan ng ilaw. Talagang prepared na prepared si EM Farming. Walang ilaw. Maya po natin lagyan ng ilaw. Okay. Ito po mga kaparamers yung sobra. Ang kagasto sa uling kasi ito halos hindi pa nga siya nangalahati. 3 days ko lang kasi siya sila noon mga ka-farmers na nilagyan ng uling. Kaya marami pa pong sobra. Ngayon gagamitin po natin dito. Ang lalaki oh. Ito yung maganda na ano, ang lalaki. Kaso lang mausok. Pag mausok, pangit. Kasi mausukan yung ating mga manok. Okay. Lagyan natin rito. Ayan. Mayroon ako mga ka-farmers dalawang lata na bagong binili. Pero hindi ko pa naasikaso. Gumabi na kasi wala pa ako nabiling ganito. Kaya pagtsagaan muna natin yung lata nito. Sana huwag bumigay. Pag bumigay, subog yung baba. Pati yung atin mga manok. Tapos ito naman ay dumi-dumi pa. Talagang prepared na prepared talaga si Imparming ah. Hindi pa nalinis. Ito naman ay malapit sa tubig. Dapat hindi nainitan ang tubig. Aha. Mainitan ang tubig eh. Hindi pa pwede. Dito na lang siguro banda. At matibay ba to? Dapat yung matibay kasi baka bumigay. Yan. Okay. Mahirap talaga yung mahirap tapos sa pera. Ganyan na lang yung ating heater. Nakakatakot. Baka yung uling na pumuputok, yun ang pangit eh. Pag pumutok, tatawag siya sa dyaryo. Ayan. Pwede naman natin ang ilaw mga ka-farmers. Ayan, basang-basa. Ito, basang-basa po ito. Dapat po natin punasan. Lumangoy. Ito, lumangoy. O, dito ka para mainitan ka. Ayan. Kung napansin po ninyo mga ka-farmers, no? Ayan. Nandito sila lahat. Marami yung pupunta dito kasi yung ating uling ay hanggang dito. Ayun, ang init niya oh. Ang init. Ayan. Pero gustong-gusto po ng ating mga sisiw yung init. Yung init na yan. So, mahalaga po mga ka-farmers na lalo na kapag sa unang araw na talagang mainit. Mainit yung inyong brudingan. At kung napansin po ninyo, ayan, 5 watts lang po yung ilaw ng mga ginamit ko. Ayan, gumamit lang po ako ng isang 25 watts para medyo hindi masyadong hindi gaanong puti yung ilaw. Kasi mas gusto kasi ng ating mga sisiw kapag yung kulay ay medyo dilaw-dilaw ng kaunti. And so, makakatipid ng kuryente kung uling yung ginagamit. Tsaka isa pa, mas mainit kapag ka-uling yung ginagamit. Mamaya po, kapag nalagyan na po natin ng takit ito, ngayon yung ano niyan, yung init, tatarat po yan dyan sa loob.
Kaya yung mga sisiw natin, kakarat po yan mamaya kapag meron na po ditong nailagay na, na trupal. Okay, kaya lagyan po natin ng trupal. So yung hindi kong bagong-bagong trupal. Mahaba to. Dalawa to. Dito. Sabi muna natin itong uling. Diyan ka muna ha, Mr. Uling. Ayan. Ito yung ating kapal. Ito po mga kaparmers oh. Ayan. Nalagyan na po natin ng isang buong trapal hanggang po doon. Kaya ayun, ang init po dito sa may taas. Napakainit. Ayun, titingnan po natin mga kaparmers sila sa loob. Sisilipin natin kung kasi kanina yun watakwat ay ano sila kanina eh nagkukumpulan po sila kanina sa ilalim ng lata. At ngayon, jaran, ayan, hindi na. Oh, wala nang laman yung ilalim ng lata. Ayan, oh. Magsimula po doon. Ayan, magsimula diyan hanggang dito sa gitna. Ayan, iniiwasan na nila yung ilalim ng lata. Hanggang doon sa may dulo ay maghiwa-hiwalay na po sila. Ayan pong init oh, eh kaso lang hindi po ninyo maramdaman. Pero yung anak ko, masasabi niya kung gaano ito ka init. Ano ba yung sabi mo kanina? Parang sauna. Ayun, para daw yung nasa sauna bat. Ganun po siya ka init, no? So, ang gagawin po ninyo mga ka-farmers sa unang araw, mas mainit. Ikalawa, bawasan po ninyong init. Pangatlong araw, medyo mahina na po yung ano init. Mas maganda po kung mayroon po kayong temperature, kaso lang ako wala po akong temperature eh. Ano to? Kala ko patay eh. Kaso lang parang 50-50 din no? Delikado oh. Hindi siya kakalakad. So yan, wala na rin po silang pagkain. Lalagyan po natin. Mabilis lang po maubos yung kanilang pagkain. Kanina nga, meron tayong nilagay tapos ngayon wala na oh. Ayan po mga co-farmers, hanggang po sa muli, i-update ko na lang po kayo. Ayan, mamaya-maya po kapag yung ating uling ay medyo umunti, lalagyan ko po yan ulit. Puhulugan ko na lang yung mamaya ng uling para muling kumapoy. Okay po, bye-bye!